Balita tungkol sa Casimero versus Wonderboy, Inoue versus Tapales press conference and undercard at other boxing updates. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kaduelo, pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating munting sports channel. Maraming salamat po. Sa gitna ng ongoing na hype po mga kaduelo tungkol sa potential super bantamweight showdown sa pagitan ng former 3 division world champion, current WBO global super bantamweight champion Jandrel Cuadro alas Casimero at current IBF Pan Pacific and WBA Asia super bantamweight champion Wonderboy Carl James Martin, ay nag-post po ulit mga kaduelo ang brother coach ni Cuadro alas na si Jason Casimero, saying na mas maganda pang araw kontrahin ang kapatid ng sikat na social media influencer Rendon Labrador na si Jormiel Labrador aka Haring Bangis kumpara kay Wonderboy. Katwiran po niya, mas makakakuha pa raw ng pera kung si Haring Bangis ang kalaban. Wala raw mapapalang kuwarta kay Wonderboy. May mga ilang nagkomento naman po mga kaduelo through social media na tila pambabastos daw na itapat side by side si Wonderboy at trainer ni Cuadro alas na si Coach Jason. Kawalang respeto at insulto at pang-a-underestimate daw ito masyado. Puruwi ka naman ng ilang mga avid Casimero supporters kagaya ni Mr. Bad Aratilis, ang kawalang respeto rong aksyon ay ang ireto ang former 3 division world champion na si Casimero sa isang papausbong pa lang daw na prospect. Naaawa raw siya kay Wonderboy dahil sa early stage pa lang ng karera niya ngayon ay nagkakaroon na raw ng maraming bashers dahil sa claim ng ilan na kaya na raw nito pataubin si Cuadro alas. Wala raw sa personality ni Wonderboy ang makipag-trashtokan o makipag-away, pero pilit daw na nirereto sa angas ng Pinas. Going back to Coach Jason, sa isang komento naman ay napasabi po siyang posible raw na makapasok sila sa Batang Quiapo. Sa ibang banda, sa isang latest interview ay nagkomento po mga kaduelo ang undisputed lightweight world champion going soon to 140 na si Devin the Dream Haney kay 4 division world champion current unified WBC and WBO super bantamweight champion Japanese monster na Oya Inoue. Birada niya, he respects Inoue's game daw pero nakukulangan daw siya sa level of competition nito sa lower weight classes. Kaya di niya raw fully ma-acknowledge si Naoya. Pero sa skills, power and other important areas sa boxing ay hanga raw siya rito. Kaso most of the monster's opponents ay unknown daw except former 4 division world champion future hall of famer Nonito the Filipino Flash Donaire na pinahirapan din daw si Naoya sa unang laban. Inoue raw also looked great against former unified super bantamweight champion Kulby Steph Stephen Fulton, pero generally para sa kanya kulelat sa level of opposition ang binansagang halimo ng Japan. With heinous remarks ay meron naman pong nagkomento nito saying na dapat daw kalabanin ni Naoya ang currently rated number 1 contender both sa IBF and WBO super bantamweight rankings na si undefeated Australian fighter Sam Goodman so that he can be taken seriously. Samantala, sa mga di pa po nakakaalam mga kaduelo, nagkaroon po ng official press conference kanina announcing finally the undisputed super bantamweight showdown sa pagitan ni Inoue at 2 division world champion current unified IBF and WBA super bantamweight champion Marlon the Nightmare Tapales. Diga ni Chairman Hideyuki Ohashi of Ohashi Promotions, another chapter na naman daw ang tatahaki ng kanyang alaga sa karera nito. Isang historic battle daw ang Inoue versus Tapales. Aside sa mga naibalitang detalye natin kanina na nangyari sa nasabing press conference mga kaduelo ay naibahag rin po ni Inoue na malaki raw ang nawalang tinik sa kanya nang matalo niya last July ang then defending WBC and WBO 122-pound unified champion na si Fulton. This time, he will do his best daw again sa ating kababayan and that he will not let his guard down. Mas pabubutihin raw niya ang kaniyang ensayo. Na-mention din po sa press con mga kaduelo na susundan agad ni Naoya same year ang naging achievement ng 3 division world champion, current undisputed welterweight champion, pound for pound king Terence Bud Crawford by beating Tapales and getting his IBF and WBA belts. Nang mapag-usapan naman ang future possibility of going up in weight specifically sa featherweight division, welcome po ito kay Naoya pero nakadepende raw sa pakiramdam niya sa kanyang katawan how soon will he move
move up. Now, speaking of Inoue versus Tapales na magaganap sa December 26 at Ariake Arena, Tokyo, Japan, isang Pinoy po ang naibalita na lalaban sa undercard dito. Walang iba kundi ang na-TKO last time ng current OPBF Light Flyweight Champion, The Silent Assassin Miel Fajardo, na si Jean Paul Gabunilas. Makakasagupa po ni Gabunilas mga kadwelo ang currently rated number 14 WBA Light Flyweight Contender and Japan Youth Light Flyweight Champion na si Kanamu Sukama. As for Fajardo naman po mga kadwelo tungkol sa kanyang next fight, balik ensayo na rin po siya ngayon at sa Japan din daw magaganap ang kanyang susunod na laban. Although, unlike kay Gabunilas, ay wala pa pong naibahagi na related details galing sa kampo ni Miel. Ito naman po mga kadwelo ang tila discouraging remarks ni Inoue tungkol kay Casumero after watching the Casumero versus Uguni fight and that di raw siya nagagalingan kay Cuadro Alas. まあ今は本当にタプレスに集中してやりたいです。